there may be ground to accuse him of using his influence, no, for political purposes. Si General Torre po ay nagpapakalat ng parang shoot to kill order laban kay Pastor without, sabi niya, order from the higher headquarters or senior officials na mas mataas sa kanya at sa sariling kumpas niya. Bago po itong mga reaksyon sa ginawa ni Marbil na pagtanggal ng security detail kay Vice President Sara Duterte, once and for all, Attorney Torreon, Attorney Dina, Attorney Adam, ano po ang danger nitong ginagawa ni General Torre na pagsasamantala niya ng pagkakataon na magbida kasi gusto niya mag-GPNP para mapansin siya, nagpalabas ng equivalent to shoot to kill order ng mga posters kay Pastor upang magbida siya sa isang napakadelikadong hakbang at pinakubkob na niya ngayon ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ Cathedral sa Davao City. Attorney Torreon, sir. Well, first, dito muna tayo, no, sa whether or not it is legally correct on the part of General Torre to unilaterally act, no, instead of the NAPOLCOM together with the panel of generals who will determine who are most wanted persons or top 10 most wanted persons. There are actually criteria for the determination as to who will be top 10 wanted persons, most wanted persons, no, and they are governed by NAPOLCOM Memorandum Circular. There is this NAPOLCOM Memorandum Circular number 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2022. And there are clear steps, parameters, by which you can say that a person is indeed most wanted or he belongs to the top 10 most wanted persons. No? May mga ano yun. Ang third requirement is he must be a leader of a crime syndicate, mga ganun-ganun. Eh, yun pa lang sa third requirement, hindi na siya, hindi na magano, hindi naman miyembro ng crime syndicate po si Pastor Apollo Sikibuloy. So I really doubt as to the legality of the actions of General Torre. So, and besides, ang pagdetermine po nito hindi lang isang tao. Panel po ito. Kasi may mga tao naman na mga terorista talaga na marami nang pinatay. Eh, dapat sila yung mga top 10. Oh, bakit bigla na lang nabilong si Pastor na hindi lang top 10? Siya na atang superstar. Kasi yung pinaka-wanted noon na terorista, 7.5 million lang. Eh, panel of generals yung nag-decide niyan kung sino yan silang pinaka-top 10. Hindi yan determined by only one person. It is determined on the gravity of the crime, its effect upon society, whether or not they are governed by a syndicate, whether or not they are their effect upon society is so grave. All of these have clear parameters under NAPOLCOM Memorandum Circular, no? And the unilateral action, therefore, on the part of General Torre is questionable. Yun po ang masabi ko po niyan. So, ito namang ginagawa naman ni General Marbil na tinanggalan ng security detail si Vice President Sara Duterte. I hope we will remind him also of his role, no, under Republic Act 6975, no. The PNP law, no, it states section 24, no, he is mandated to enforce all laws and ordinances relative to the protection and of lives and properties, and it is likewise mandated that he should provide the direction of the PNP. The direction that he is taking now is actually a selective taking away of security personnel upon our executives, the chief executive and now the second executive. Kung ginawa niya yun sa second executive, kasi meron sigurong severe lack of PNP personnel, that's the only probable legal basis by which we can support his move. Eh, kung ginawa niya yun sa ibang mga public officers, eh, siguro ma-justify yun. Pero ito kasi selective, eh. So, there may be ground to accuse him of using his influence, no, for political purposes.